Hello everyone, ito pala ang Brains Out. Sa video na to, tuturo namin paano namin finifix ang pinholes o yung mga extra butas sa stencil natin. Tara! Okay, so salita pa lang pag sinabing pinholes, parang butas nga, hole, di ba? Tapos yung pin, sinliit ng mga pins, ganun. Ayan, kung nakikita nyo sa video na to, hinahighlight ko dyan or pinapakita ko dyan yung mga pinholes na nangyari. Kasi gumagawa ako ng video para sa review ng tool ko, Mika, na gold and silver. Ngayon, nagkaroon ako ng mga pinholes, so why not gawin ko na rin content ito para makatulong sa mga beginners. Okay, so kung kailangan natin makita yung mga maliliit na holes ng stencil natin na unwanted holes, so kakailangan natin yung exposure box natin. So kung wala naman kayong exposure box, kahit anong ilaw na source na pwedeng mag-reflect sa likod nila, tapos mas magbigay ng magandang liwanag sa likod ng screen mo para mas makita mo yung mga butas, katulad nitong nasa video na to. Pero kung wala kayong exposure box, pwede na tong next clip. Ito naman yung ring light, no, ginagamit ng karamihan sa selfie nila para may ilaw. So maganda rin to pang ilaw mo sa screen mo, katulad ng itong nasa clip na to. Or kung wala pa rin ito, siguro mas maganda gamit na lang ng cellphone mo, mas pailawan mo yung likod. So siguro naman may cellphone, o kung wala ka, flashlight na lang, no, para mas mailawan mo yung likod. So ito katulad nito, mas nakikita ko yung likod niya. Yan, mas makikita ko yung butas dahil sa ilaw sa likod. So kung may exposure box ka o ring light or flashlight or kung ano man, ay pwedeng-pwede na yon. Okay, start na natin i-fix itong pinholes natin. So kami, ang ginagamit namin ay yung photo emulsion na kung ano yung ginamit rin namin. So kung may expired ka naman na photo emulsion, mas okay yun, syempre, no? At least mapapakinabangan mo yung expired. So ito, medyo pa-expired na to. Pero ito rin yung ginamit ko sa screen ko sa testing na to, or sa ating sa video na to. So yung pa rin yung ginamit, inuubos ko lang, no, bago ako bumili ng bago. So ang gagawin nyo lang, kumuha kayo ng konti lang, kahit yung mga grid-grid ng photo emulsion, tapos ipahid nyo sa may mga pinholes. Ayan. Pwede naman actually scotch tape lang, tapos ilagay nyo dyan. Pero kapag nagpiprint na kayo ng matagalan, at paulit-ulit na yung pagpahid-pahid nyo ng ink sa screen, may tendency na matanggal yung tape. Tapos pa natanggal yung tape ay syempre lalabas yung ink doon at mapiprintan yung t-shirt mo ng aksidenteng mga pinholes na yan. So mas maganda nang gumamit na lang ng photo emulsion katulad nito. Tapos ipatuyuin nyo lang. Tapos pagkatapos nun, paarawan nyo or pa-exposure box nyo ulit para tumibay ulit yung mga emulsion na kinabit nyo yan. So napakadali lang nyo yan, no? At pag may mas maliit pang pinholes, so like sobrang liit niya, so kailangan na natin gumamit ng toothpick or any matutulis. Pero ingat lang, baka mabutas yung screen. Kuha ka lang din sa toothpick, sausaw mo lang sa emulsion, tapos ipahid mo lang doon sa maliit na pinhole. Tapos yun na yun. Tapos patuyin na siya. Okay, fix na yung pinholes mo. Tsaka dagdag para sa mga beginners, magandang routine nyo to. After nyo mabutas yung screen, check nyo lagi sa yung pinholes. Gamit lang kayo ng ilaw. At anong source ng ilaw, tingnan nyo maigi. At kung meron, lagyan nyo lang ng emulsion at patuyuin nyo lang. Saglit lang naman yun. Mas iwas problema yun in the long run. So, please like, share, and subscribe. Tapos, wait nyo yung video ko regarding sa tool ko, Mika review. Thank you.